Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/LuzonAMStations/KHz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod si Dr. Irene Lim ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin dyan. And yung mga hindi nyo po naintindihan, pwede nyo pong paulit-ulit na pakinggan yan. Ito ay tungkol po sa allergy. Bakit po i-discuss natin uli ang allergy? Kasi nga po, marami ho ang mga pasyenteng may allergy. And isa na ho ang yung severe, yung anaphylactic shock. Ayun ho, ayan, deadly ho yan. Minuto lang yan. Yung mga nag-anaphylactic shock ho sa dye na nilalagay sa mga procedure like CT scan, angiogram, PET scan, at marami pa hong iba. Na minsan ho, kahit in-skin test na, sa skin test okay, pero nung actual hong nilagay na, ayun, may anaphylactic shock. Seconds to minute lang ho yan pag di naagapan, patay ho ang pasyente. So, kaya ho, kung alam nyo na hong kayo ay may allergy, kayo ho ang kandidato para magkaroon ng anaphylactic shock. So, wag na wag ho kayo magpapalagay ng mga contrast media or dye. So, sa allergy ho kasi, yung immune system response natin sa foreign substance like dye or any allergens, ayan ho, nag-o-overreact ho sila. Kaya ho, nagkakaganon. And marami hong klase ng allergy. Food allergies, respiratory allergies, skin allergies, insect sting, yung mga kagato, tapos nag-allergy, drug allergies, allergic rhinitis. But ganito po yung kasi, lahat hong ito ng klase ng allergies na to, ibig sabihin po kasi nito, nagre-react na yung katawan ninyo sa pagkain, sa mga nahihinga ninyo, kagat, sa gamot. Eh ang tanong ho, bakit nga kayo nagre-react? Eh dapat naman ho, eh hindi. Di ho ba? Yung normal dapat hindi. Bakit kayo nagre-react sa mga bagay-bagay na to, sa mga allergens na to? So ang root cause niyan, marami rin hong hindi nakakaalam niyan. Dehydration, severe dehydration, and parasitism. So, lahat ho itong may mga allergies na to na binanggit ko sa inyo, tanongin nyo ho ang history niyan. Halos lahat po yan ay mahinang uminom ng tubig. Kasi ho, ang nangyayari, ganun din ho, band-aid treatment, di ho ba, parang hika. So, iinom lang ho ng anti-allergens, mawawala. Pero pag nakakain uli nung allergic siyang pagkain, eto na naman. So, delikado yung mga ganito kasi, halimbawa, napunta ka sa isang lugar, o kumain ka ng ganito, o nakaamoy ka ng ganito, naka-came in contact sa skin mo, tapos wala kang dalang anti-allergy, o di problema na po yun. So, mabuti kung lagi kayong may dalang anti-allergy na gamot. Kasi po, pwede ho kasing maging severe ang allergy. Pwede hong umabot yan sa hirap ng huminga ang pasyente. So, nakakatakot ho kahit na simpleng allergy lang. So, yan ho, mga matagal ng panahon na kulang ho sa inom ng tubig. Naipon na ho, kumbaga. Ang nangyayari ho kasi dyan, ganito yon. It has something to do with what? Histamine hormone. Pagka ho kasi kulang ang inom natin ng tubig, so magre-release ho tayo ng histamine hormone. Si histamine ho kasi, ang trabaho niyang mag-budget ng tubig. So, na-activate ho yan pagkakaunti ang inom ng tubig. So, ang mangyayari ho, ibabudget niya kung ano lang ho muna yung most important organ like the heart, the brain, ang bibigyan niya ng priority, nabigyan ng water. Kasi kakaunti yung inom ninyo eh. So, kaso ho, pag nag-budget ng tubig ang histamine hormone natin, so,
doon ho mag-a-allergy tayo pagka ganun. Kaya nga ho ang gamot sa nag-a-allergy, di ho ba? Antihistamine din. So ibablock mo yung histamine para ho maalis yung pag-a-allergy mo o pantal mo. But in reality, ginagawa lang naman ng histamine yung dapat niyang gawin sa katawan. Kailangan niya ho kasing i-alat sa most important o priority organs yung kakaunting tubig inside the body. Mahirap ho kasing bawiin yung kakulangan sa tubig kung sa inom-inom lang. So, mas maganda ho dyan, ini-injectable ho yan ng fluids. Isa na ho ang high-dose vitamin C dyan. Kasi ho, pagka-injectable, direkta na ho yun sa cells. Hindi na ho dadaan doon sa digestive system ninyo. So, yung cells niyo kung kuluntoy or parang pasas, eh, mabibintog ho uli yun para hong grapes uli. So, at saka ang may allergy, tumatagal ho, lumalala. Sa simula ho, food allergies lang kayo. Later on ho, pati sa mga perfumes. Later on, drug allergies, skin allergies, marami na ho. And symptoms ho, yung sneezing, yung hatching kayo ng hatching, lalo na ho sa umaga. Runny nose, kasama rin ho yan. Itchy, red or watery eyes. Nagkakaroon ho ng hives or rash. Yun ho bang parang pag ginuhitan mo ng kamay eh, namumula ho, tas mawawala din maya-maya. Makate, itching. Pag moderate ho ang symptoms nyo, yan, may difficulty of breathing na kayo. May wheezing sound na at pag-ubo. O, yung mga una ho nating binanggit, mild symptoms. Pagkakasama na ho ang paghinga, pag-ubo, moderate symptoms. Severe symptoms, ayan, yan na ho yun ang anaphylaxis. Swelling na ng face, ng lips, ng throat, or other parts of the body. Ayan, hirap na rin huminga, namaga na ho, pati throat, ang pulso, rapid, pabagsak ho ang blood pressure, at nawawalan ho ng malay. So ano ho ang cure dyan para hindi ho kayo band-aid treatment dahil delikado rin ho ang allergy. Pag umabot ho kayo doon sa severe symptoms like anaphylactic shock, o ay di ho ba very deadly yun. So ayun po, detoxification program pa rin ho and blood cleansing program. Yung blood cleansing program ho natin, laser, yung high dose vitamin C, yung atin pong UV ozone, i-hydrate po kayo niyan. But of course, pag may allergy na ho kayo, hindi naman ho sapat yung one day blood cleansing lang po. Depende ho sa severity ng allergy ninyo. And yung parasitism ho, maa-address naman ho yan sa detox protocol. Kasi ho, yung atin hong detox, lilinisin ho niyan yung liver, kidney, gallbladder, colon, pati ho yung mga parasites, ha? Mga mother parasites, and also yung mga iba pa hong chemicals inside the body. Kaya, yan ho ang sinasabi ko nga sa inyo, liver and gallbladder ho ang isa sa pinaka root cause. Sa kaso ho ng allergy, may iba pa ho, severe dehydration or chronic dehydration. Plus, kailangan ho matanggal ang parasitism. Ang parasitism ho, hindi ho yan pinapansin ng iba. But ang reality ho, parasitism is behind all diseases. Lahat ho halos ng sakit, there is parasitism behind. Tulad ho ng hika, di ba? Sabi ko sa inyo, eggs ng ascaris na natrap sa lungs. During ho sa life cycle talaga ng ascaris, dumadaan ho talaga sa baga. Yung tao ho may cancer, may flatworm ho yan sa liver, liver fluke. Yung may diabetes ho, may pancreatic fluke ho yan sa pancreas. So, schizophrenia, may toxoplasmosis ho yan sa brain. Yung may mga arthritis po, may mga eggs ng roundworm ho yan sa mga joints. At marami pa hong iba na commonly hindi ho yan alam. Kaya ho, ayan nga, sinasabi namin sa inyo, kaya ho sa detox namin, kasama ho dyan ang deworming. Kasi pag natanggal ho yan, marami hong sakit ang hindi na matutuloy na dumating sa tao. At yung may mga sakit na may parasitism behind, eh di maa-address ho yung root cause ng sakit nila. And kaya ho kadalasan, puro band-aid treatment ho ang nangyayari sa lahat ng sakit. Kasi nga ho, detoxification and blood cleansing program is what? Yan ho ang missing link.
At pagka ho yung missing link na yan ang hindi ho nagawa. So, band-aid treatment ho talaga ang mangyayari. Hindi ho maa-attain yung word na cure. So, pag sinabi hong cure, wala ka ng allergy, wala ka ng hika, kahit hindi ka uminom ng gamot, di ho ba? Di ho ba yung may mga allergy, inom lang ng inom ng anti-allergy na gamot, yung may hika, nakamaintain lang ho sa bronchodilator, yung mga puff nila, steroid, o hindi ho cure yun. Naka-band-aid treatment lamang po yun. So, there is a way out. Ito na nga po yun. Kaya, samantalahin niyo ho, kung isa ho kayo sa merong mga ganyang sakit na binanggit natin, at kayo ho ay naka-band-aid treatment lamang sa high blood, diabetes, lahat ho ng sakit na binanggit ko, eh, dalawin niyo ho kami. So, magpalista na ho kayo at para ho ma-i-address po natin kung ano ang root cause habang naka-free check-up po tayo. Free urine and sugar testing, IB. Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Doc, tanong ni 7417. Good PM, Doc. Di ko mag-gets bakit considered process ang white rice. E, tinanggal lang naman yung balat mo. Okay, so ang akala mo, yung balat lang ang tinanggal. But pag sinabi kasing, actually hindi process, refined white rice, basta lahat ho ng puti, refined na ho yan, kay sugar yan, kay rice yan. So, hindi lang ho yung balat, tinanggal na ho yan yung outer and inner part. No? So, yung outer, nandyan po yung outer and inner, yung fiber, yung protein, yung vitamins and minerals. Na kung yung grain po, hindi sana tinanggal ang outer and inner. Actually, complete food na ho siya. Kaso ho, tinanggal yung outer and inner, ang natira ho yung middle layer, which is starch na ho lang ang laman noon. At pag minetabolize ho yan, sugar po yan. So, kaya ho ngayon, ang mga tao nagtatabaan, obesity, diabetes. Kasi ho, lahat ng ginagamit sa mga pastries, tinapay, lahat ho, cakes, puro ho gawa ho yan sa refined white flour products, puting arena. So, hindi na ho yan kompleto sa nutrition. So, pag puro ho asukal, puro ho yan pampataba. So, ganun po yun. Kaya, di ba, mas healthy ho yung kumain ng red, black, brown rice. Kaya lang ho, syempre, mas masarap ho yung white rice. No? Pwede naman sa simula, halo. So, paghaluin para ho masanay. No? So, pati yung mga diabetic patient, actually, malaki ho ang ibababa ng sugar pag nag-shift from white to red, black, or brown rice. No? So, lang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, no? Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. So, regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia at kung may iba pa ho kayong karamdaman. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan para ho yung mga high risk for stroke, heart attack. So, maagapan po natin na hindi na po mangyari yan sa inyo. Samantalahin ho na tayo ho ay naka-open pa ang free check-up. Siyempre ho kasabay ang urine and sugar testing. So, magpalista na ho kayo. Inuulit ko, wala pong bayad ang konsulta as of now. So, and atin pong detox protocol by 2 plus 1, yung atin pong anti-aging protocol 5 plus 1. Mag-prepaid ho kayo ng 5, free ang pang-anim. Then yung atin pong IV laser, so yan po ang ating
blood cleansing na naka-promo po ngayon, naka 20% discount po yan. So pwede nyo na hong i-prepaid kahit ilan po ang kaya ninyong i-prepaid until supply last din lang po yan. Pag naubos na ho yung IV laser namin, balik ho tayo sa dating presyo. So medyo isa-isa hong nagsasara, kaya i-prepaid nyo na ho ang IV laser, ang anti-aging protocol, ang detox protocol. And yung atin pong soap, so IV anti-aging, IV whitening soap, available po sa Shopee. At yung mga hindi ho mag-runong mag-order sa Shopee, text us your name, address, and cellphone number. Kami ho mag-o-order para sa inyo. But be responsible enough to pay and receive your parcel. Naka-5 plus 1 pa po tayo as of now. Bili ho kayo ng 5, libre ang isa. Until supply last also. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4.30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako si Ivy at sumayon ang katotohanan. Salamat po.